Mga kasakto, tara! Game na! Nakakuha ng gintong medalya ang mga Pinoy sa obstacle race event sa 32nd Southeast Asian Games. Panalo sa Women's Relay Race ang ating women's team na binubuo ni na Sandy Menchi Abahan, Mecca Cortizano, Milky May Tejares at si Marites Nokiao sa laban nila kontra Indonesia. At ngayong umaga, makakausap natin ang dalawa sa kanila. Nandito sina Tess Nokiao at si Mecca Cortizano, mga gold medalists sa Women's Relay Event sa 32nd Southeast Asian Games. Good morning, girls, at welcome to Sakto. Actually, umpisahan na natin, no? Yung video, medyo nag-viral siya online. Kasi kung makikita natin yung video, kung napanood niyo po yun, mga kasakto, ito po yan, no? Women's Relay Event. Lamang na lamang na po ang Indonesia at some point right here, pero eventually in the end, mananalo po ang Pilipinas. Tess, ano ba nangyari dito? Pwede mo ba ikwento sa amin? Nag-full start kami kasi sa first. So parang may kaba na, additional kaba. So nauna yung Indonesia sa amin ng isang obstacle. So malayo yan, like ilang meters ba yan? Pero malayo siya, like isang obstacles. And isang obstacle, it will take you like 5 seconds. Ganun kalayo. So, yes. Buti na lang, we have our power athlete sa last na talagang hinabol niya para makuha namin yung gold namin. Makikita mo kasi sa video na medyo dehado na talaga. And yes, you only have 30 seconds lang yung buong course na yon, di ba? And every second matters. Sabi mo, 5 seconds, medyo malayo yun, di ba? Pero Mecca, paano mo nahabol? Pinapanood po natin ulit yung video. Pero si Mecca yung makakahabol sa dulo. Paano nangyari doon, Mecca? Kasi nung nilagay ako nila coach doon sa last, so nagtiwala talaga sila na kaya mong habulin kahit ano, may iwan kayo ng obstacle. Kasi may power yung legs mo, tapos napupull up mo yung wave ball at ano, derecho tap. Kaya, yun, talagang nahabol namin. Palakpak ko. Yung mga kasakto natin, mga kapamilya natin, talagang pinapanood nila yung video. Talagang wow, na-amaze. Kasi yung wave ball yung sa taas, kala mo, yun na sa kanila na eh. Tapos biglang may extension ka ng konti. Nakuha mo yun. Two seconds. Gusto ko lang tanungin, siguro test, no? Pagdating sa mga ganitong sitwasyon na tingin mo dehado ka na, pero lumulabang ka pa rin hanggang dulo, ano yung naging mindset ng team na, hindi, sige, kaya pa natin to? Mindset namin na kaya talaga siya kasi sa practice namin, ganun kami, we train and we trust each other. Kasi we've been training and we've been together for 6 months. So, lahat tiwala lang na bawal malaglag, dire-diretso lang. At saka, pre-practice namin yun. Kaya, 100% kami na makukuha namin yun. Mecca, yung Indonesia nung nakalaban nyo nung final, ano yung game plan sa kanila? Kasi, kakwentuhan natin kanina, bukod sa Pilipinas, Indonesia rin yung isa sa mga malalakas pagdating sa sport. At ano yung game plan nyo sa kanila? Yung game plan po kasi namin, may A and B. Yung A kasi, yun yung buwis. Lahat gagawin namin yung techniques namin doon na pang ninja talaga. And yung B naman, yun yung secure. So yung na-pole start si Ate Sandy, so yun nga sabi ni Ate Tess na kinabahan kaming lahat doon kasi pag nag-pole start ulit, hindi na kami magpa-finals or silver na kami noon. So ang ginawa namin is yung plan B. So matik na yun na nasa isip namin is plan B. So kailangan clear namin yung clear obstacle na lang yung gagawin namin pero nandun pa din yung speed. Yung speed. Speaking of speed, no, ito pupunta na ako. Kasi pagdating sa obstacle course racing, iba-iba yung mga discipline o yung mga sport. Iba-iba, nag-ninja, talagang behasa sa Spartan, pero kayo runners. So ano, paano naman nagamit yung running as a strength dito sa sport na to? Sa running, gamit siya, but you have to be a sprint runner. Like Mecca. Si Mecca is a sprint runner. Ako naman is short distance runner. Gamit siya, but we have to develop yung speed. Kaya nakaya namin na kahit mabagal yung obstacles namin, but there's a run in between eh. Uh-oh. So we have to speed up and then quick reaction. Pagka-land mo, diretsong takbo talaga. Yun, pinractice namin yun. Thanks to our coach. Kaya kwento mo, Tess, kanina na si Mecca is a power athlete. Pag sinabing power athlete, paano mo ba na-develop yun?
Kasi po yung background ko is athletics, so kaya din siguro na nandun ako sa last kasi sa athletics kasi, so ano ako, sprinter ako doon, kaya talagang medyo madali na sa akin yung mag-speed. Meka, mag-stick ako sa'yo. First gold medal mo sa SEA Games. Siyempre, masaya. Lahat ng mga hard work na binuhos mo, nagbubunga. Pero siguro gano'n ito ka-importante sa'yo para sa iyong career? Para sa akin kasi sobrang importante na ito, lalo na sa pamilya ko na medyo hindi naman kami ganun kaangat. So, gusto ko na matulungan sila or masuklian sila ng ano, lahat ng sakripisyo nila sa akin. Binibigay kasi nila lahat ng gusto ko. So, gusto ko na tumulong ako balang araw sa kanila. Yun yung mahalaga talaga sa akin. Kasi, ayan, ano eh, nandito na tayo sa part na to na nakakuha na namin yung mga goal namin sa isa't isa. So, kailangan na makontinyo lang. Sana nanonood yung pamilya mo ngayon live para ano, talagang ramdam nila yung success mo at syempre yung suporta nila sa'yo, Meka. Para sa'yo, of course, Tess, first SEA Games gold din. Yes, how is this big for you? It is big kasi also to inspire yung mga students ko. And then, kasi ngayon, they were like, oh, our coach, our teacher is already win the SEA Games gold medalist. And also to kids and moms out there, kasi I'm a mom na. So, hindi pala siya madali nagtatapos doon. Like, you can still continue doing sports even if you have kids and even if you're a mom already. And then even if you do work. So, you can do all those stuff. Paano ang balance nun? You are a mom. Yes. You are a teacher. And you a coach. And then you practice as a full-time elite athlete. Yes. Grabe yung... Kaya medyo yung meron kaming... naiyak talaga. Like... Ito na. Sige, kimi ka na lang muna. Oo, kasi yun nga, super busy. And then, kasi if you're an athlete, if you're an elite athlete, you have to really rest. Oo, kasi if hindi ka magre-rest, yung performance mo, hindi mo makukuha. Like, we have times na kailang i-beat. So, pag hindi ka nakapag-rest, hindi ka makaka-all out. So as a mom with all the na maraming ginagawa sa buhay, kailangan mo talagang you have to conserve your time or you have to do and structure with your daily stuff to do. Actually, ramdam talaga natin yun, Tess, no? Kasi wow, parang lahat ng hard work, ng sakripisyo, parang understatement siya. And saludo po kami sa mga nanay na katulad din yun na ginagawang lahat para sa kanilang pamilya at syempre para sa bayan. O sige, what's next? Wrap up na natin to. What's next para sa obstacle sports? Sa akin, I'm gonna be doing World Championship ng Spartan, which is gonna be in Abu Dhabi and also will be in Belgium for the World Cup naman. And then Mecca, meron siya. Sige, go. Sa amin po is yung sa US Ninja Obstacle po. Next din yung sinabi ni ate sa Belgium. And after ng mga ninjas, babalik ako sa track and field sa UE, UAAP po namin in December. Yan. Okay. Alright, so lastly, siguro shoutout sa mga sumuporta sa inyo. Okay, shoutout to Rudy Project, mga sponsors namin, and then Obstacle, Filipinas Obstacle Federation sa walang, so like 100% support since we started this sports. Continue talaga. And then Welco Nutrition Depot, Colombia, lahat ng sponsor at syempre. Alright, so okay, maraming salamat Tess Nokiao at si Meka Cortizano, maraming po salamat. Flex niyan. Pwedeng kagatin. Alright, gold pag gold pwede. Okay, salamat po sa inyo. And so syempre congratulations sa inyong gold medal. Thank you so much. Samantala mga kasakto, para sa iba pang interviews at sports content, bisita lang po kayo sa ABS-CBN Sports YouTube channel at social media platforms. Huwag din kalimutan mag-like, comment, and subscribe sa lahat ng social media channels ng ABS-CBN Sports.